Tataka lang mo ako. Bakit niyo pa ho sa akin inaksa yung oras niyo? Wala namang magawa niyan sa akin. Inyo nga ho yung pamilya ko. Ayaw nila sa akin. Lang may gusto sa akin. Ako, gusto kita. I'm beginning to think na niloloko mo lang ako, ha? Na wala talagang future yung human cloning na sinasabi mo. Hindi kita niloloko, TSB. Then prove it. Ikaw pala yung dahilan kung bakit buhay pa ako kahit ayoko na. Hindi mo ba alam kung gaano ko katagal hinintay na makasama yung pamilya ko? Kung mahal ho kayo ng anak nyo, gaya ng pagmamahal niyo sa kanya, hindi ho niya gugustuhin na mapahamak ho kayo. Ito pa rin mo na lang yung promise mo sa akin. Lalabas tayo na lang. Gusto niyo pa pusa, di ba? Di ba, gutom pa kayo, di ba? Ate, padagdag na lang ho nung manok, tapos yung isa, tsaka yung balunan na rin. Tsaka yung barbecue na rin, pag gawin niyo yung tatlo. Dagdagan niyo na rin nung hotdog. Tsaka nung ito. Yan, sige. Ate, nasan ho ba yung sagot gulaman? Di ba kahapon nandito yun? Sarap nun eh. Ate, nasan na? Ha? Naubos na, hindi gumawa kayo. Diane, hindi mo dapat siya inaway. Alam mo, malaki ang utang na loob natin sa kanya. Ano ba ang pangalan niya? Hope. Ang sabi niya, hindi daw gugustuhin ni Bianca na ganito ako. Pero ang hirap naman isipin na wala na ang anak ko. Papa, what's your last memory na masaya ang anak ko? Ah! Yung pinaplano namin yung anibersaryo niyong mag-asawa ni Christian. Excited na excited si Bianca, no? Kinikilig nga eh. Alam mo, anak, tama si Hope. Walang ibang ginusto si Bianca. Kundi ang kaligayahan ninyong mag-asawa. Ang kaligayahan mo, Diane. Dito ah. Nakita ko lang to habang nagra-rides. Wala kasi akong kasama nun eh. Sa'yo ko pa na to sinishare. Thank you. At dahil dyan, meron kang yema. Opo. Sige, sige. Tingnan natin. Gusto mo yan. Okay, di ba? Paano mo nagagawa yan, no? Ang alin? Yan. Yung pagiging positive at masayahin mo kahit na tindi-tindi rin ang nangyayari sa'yo. Itong nakaraan lang, inaway-away ka ng nanay-nanayan mo. Tapos ngayon, yung boss mo sa Vela, pero isaw at yema lang. Ang saya mo na. Talaga, oh. Siguro kasi lahat ng malalaking bagay sa buhay ko, puro malulungkot. Kaya natutunan kong tumingin sa maliliit na bagay para sumaya ako. Kasi kung hindi, baka bumigay na ako. Pero sa inyong mayayaman, parang baliktad din, no? Kasi ito mo ikaw. Ang maayos naman yung buhay mo. Pero naghahanap ko ng problema. Katulad ng motor mo, di naman sila. Ganon. Chine-check ko nga.
Hus, sinu-check daw. Hindi mo nga alam kung anong wrench kailangan mo. Alam ko nga. Ay. Ah, ganyan. Wait ka naman. Ang galit kaya. Masyado kang masaya. Akala mo, ha? Malaking butas ng ilaw mo. Ito. Ay. Masyado kang masaya. Namimiss ko ng ginagalang mo. Ganyan talaga ito mo ako, ano? Unique. Try mo kaya, ang saya. Paano ba yan? Paano sa ito ka? Bakit sa'yo iba? Sa akin, cute eh. Ang yabang ito. Ang yabang, bakit nagbigay ka ng yema? Bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Salamat ha. Oo. Asa na yung ho? Asa na yung sir? Sir? Hindi ba ay sa'yo, huwag na ulitin. Masyado mo na ang inuuto, ha? Hindi kayo. Ano ba, Bessie? Parang mapapakanta ka sa sobrang saya mo, ah. Hmm? Effect ba yan ang date niyo na Sir Ralph? Mahal lang kami sa kanto, date na agad. Nice shot. Antik na yun. Pansin mo ba, dude? Parang ang hirap-hirap nating masatisfy. No? Pero pagdating sa ibang tao, nagagawa pa rin nila maging masaya kahit na ang dami nilang problema. Si Miss Pakipot na naman ba ang pinag-uusapan natin dito? Hay nako, wala na talagang titindi sa pagka-in-denial mo, my friend. Basta ang alam ko, okay na kaibigan si Sir Ralph. May energy na ulit ako pagkatapos namin ng pasagabi. Ready na ulit ako magtrabaho. Natutuwa lang naman ako sa attitude niya sa buhay kahit marami siyang pinagdadaanan. I mean, unlike me, nandito ako kasi nagtatago ako. Eh, ang problema ko lang naman, pagiging overprotective ni Mami. Good influence naman pala si Miss Pakipot sa'yo. At nabulsay ka niya. Kitang-kita sa'yo na in love ka sa kanya, oh. Tapos mo sinasabi, magkaibigan lang kami. Sinungaling nito? Sinungaling? Ikaw na, talunin mo muna ako. Sana good-good na yung amo mo, no? Eh, kahit naman anong mood niya, pakikibagayan ko siya. Basta mag-iingat na lang ako para hindi siya mamayloob niya. Diba? Ma'am Dayan, kunin ko lang po muna yung tubig niyo. Uy! Ikaw ata itong may kadate, eh. Hindi lang kadate. Nagkita na kami ng textmate ko. Jowa ko na! Talaga? At nag-kiss na kami. Alam mo ma! Uy! Huwag kang kiligin sa jowa ko. Umanap ka nga ng jowa mo kung makikiligan mo. Grabe siya. Kasi inyo na lang makikilig. Ayoko nga! Balik mo yung kilig ko na yan! Akin yan! Double time kayo. I don't care. Basta hanapin niyo yung clone. Search every social media platform. Sooner or later, mahanap niyo rin siya. Bianca, naririnig kitang tumatawa. Nandito ka lang ba? Bianca? Bianca, ikaw ba yan? Nandito ka? Bianca? Ma'am? Ma'am? Ma'am, ako lang ho ito. May kailangan ho kayo?
Sige, ma'am. I-ready ko lang ho yung breakfast niyo. Excuse me lang po. Ma'am, tubig niyo po. Mag-double time kayo. I don't care. Basta hanapin niyo yung clone. Search every social media platform. Sooner or later, mahanap niyo rin siya. Sige. Hanggang ngayon, hinahanap mo pa rin siya? Siya kasi ang susi para magsaksi ng mga eksperiment ko. At hanggang ngayon, umaasa ka pa, kuya. Kara, alam ko ang nakita ko. May hawak na baby si Christian. Yun ang clone ng anak nila ni Diane. Ma'am, umalis na po yung nurse niyo. Ma'am, dito lang ho ako sa tabi. Kung kailangan niyo hong kumain, sabihan niyo lang ho ako. Aalalayan ko ho kayo. Hindi na rin ho ako magsasalita para hindi ho kayo maistorbo. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Hope. Paano mo ako maaalagaan kung hindi tayo mag-uusap? Magpapaalaga na po kayo sa akin? Bakit? Hindi ka makapaniwala? Alam mo, sa sobrang pagkadesperado mo, minsan naiisip ko, baka mamaya may kinalaman ka nga sa pagkamatay ni Dr. Sebastian. Ano ngayon kung meron nga akong kinalaman? Magbabago ba tingin mo sa akin? Kuya kita. All the more dapat sa akin ka kumampi. Besides, hindi ka lang malinis. Di ba may kinalaman ka sa pagkamatay ni Bianca? Pwede ba kuya, huwag natin pag-usapan yan. Please lang. Kaya nga, I will protect your secret, you protect mine. Hindi pwede malaman ni Diane na may clone ng anak nila. Na hinahanap ko. Kuya, bakit ko naman sasabihin sa kanya? Of course I won't. I will not jeopardize my relationship with Miss Diane. Kailangan pa namin siya ni Zachary. Ayun naman pala, nagkakaintindihan tayo. It's okay. Naintindihan kita kung hindi ka makapaniwala. Pagkatapos ba naman ang nangyari sa atin, sinasabi ko sa'yo at sinagawa ko sa'yo. And I'm sorry kung sa'yo ko nabuntong lahat ng sama ng loob ko, lahat ng galit ko. Ginawa mo lang naman kung ano yung tama. At hindi ko dapat minasama yun. I should be thanking you for saving my life. Ma'am, hindi niyo po kailangan gawin yun. Malaking bagay ang ginawa mo para sa akin. And if I may, pwede ba ako mag-request sa'yo? Ano po yun, ma'am? Kung sakaling makita mo nga yung clone na yan, anong gagawin mo sa kanya? Basta ito lang ha, huwag mo siya ipapakita kay Zach. Ipilit ko naman pigilan pero ngayon hindi ko na kaya. Bubbles, I love you. Mahal pa rin ba ng asawa mo si Bianca? Ewan po. But I certainly won't risk it. Kara, clone na lang si Bianca. Hindi siya totoong tao. She's just a product of science. I mean, baliw na lang siguro ang tuturing na tunay na tao ang isang clone. Pwede ba tayong magsimula ulit? Kalimutan natin yung mga nangyari? Ako nga pala si Diane.
Ako po si Hope. Huwag kang magugulat kung bigla ka nalang yakapin ni Papa. Ganun lang talaga yun. Medyo madrama. Thank you. Walang ano man po, ma'am. Nakakatuwa ka naman, no? Akala ko magtatanim ka na ng sama ng loob sa akin pagkatapos ng nangyari. Pero eto ka, parang kinalimutan mo na lahat. Ma'am, iintindihan ko naman po kung bakit niyo po nasasabi lahat ng yun. Dahil sobra lang po kayong nasasaktan. Masaya na rin naman ako eh, na mukha na kayong okay. Kaya doon na lang po ako magpo-focus. Pero, di ko pa rin alam kung totoo yung sinasabi mo eh. Na pwede pa ako maging masaya. Pero si Papa, naniniwala siya sa'yo. Siya nga pala, dadating siya. I'm sure he would love to meet you. Talaga po? Gusto ko rin ipa-describe sa kanya yung mukha mo. Naku-curious kasi ako na malaman ko ano yung itsura ng taong nagligtas ng buhay ko. Dito po. Bye. Miss Clara, may balita ako sa anak ko eh. Napakahusay daw nung staff na inasahin niyo sa kanya. Ay, si Hope. Huwag kang magugulat kung bigla ka nalang yakapin ni Papa. Ganun lang talaga yun. Medyo madrama. Siguro, napakabait ng tatay niyo, ma'am. Kanina mo pa ako sinusuklayan. Maganda na ba ako? Opo naman, ma'am. Napakaganda. Pwede bang mahawakan yung mukha mo? Opo naman. Nandito ako, pati. Gusto ko siyang makilala talaga ng personal. Dahil maniligtas siya ang anak ko sa aksidente. Sigurado ako, maganda ka. Nakakalimutan mo, ha? Akong nag-alaga sa'yo. Akong nag-arugga, pinakain ka namin. Baka naman konting utang na loob, magkaroon ka. Diane? Papa? Anak, siya ba? Siya ba yung nagligtas sa'yo? Ay, hindi po ako. Papa, si Trixie po. Best friend po siya ni Hope. Yung nagligtas sa akin. Nasaan si Hope? Umiiyak ka ba? Ay. Wala lang po ito, Mom. Oh! Bessie! Mom, pasensya na po. Bessie, si Aling Lorna nasa labas. Kakausapin ka daw.
kinapuntahan mo na. Baka importante yun. Sige po, ma'am. Salamat po. Yes, kaya mo lang ang kanila. Oo naman. Maiwan ko muna po kayo. Kumusta na, anak? Gusto mo ng fresh fruits? Nak, baka may konti ka na itabi dyan. May kailangan lang akong bayaran sana. Po? Ang sabi ko, pahingi ako ng pera. Nay, di ba? Pinalayos niyo po ako. Akala ko po ba ayaw niyo na po sa akin? Hoy! Baka nakakalimutan mo, ha? Akong nag-alaga sa'yo, akong nag-aruga, pinakain ka namin. Pinalaki ka namin ni John kahit hindi ka namin kaano-ano. Baka naman konting utang na loob, magkaroon ka. Siya nga pala, anak. Alam mo, nasabihan ko sila Sak at si Kara na kumari, bisitahin ka naman nila dito. Akala kasi nila, nasa Manila ka na. Okay na po ako dito for the meantime. Oo nga, anak eh. Nirush ko pa nga ang transfer mo. Teka, bakit ba nagbagong isip mo? Akala ko, you really wanted to get back home already. Nasanay na po ako dito eh. Thanks to Hope. This villa feels like home too. Ana! Hoy! Hindi ka makasagot! Kasi po, ano eh. Wala pa po akong sweldo. Oh, sinasabi mo sa akin, wala kang pera. Ano sa tingin mo? Maluloko mo ko na wala kang ipon? Ha? Ano ba to si Hope? Parati mo nababanggit sa akin. At gustong-gusto mo pakilala sa akin. What's with her? I don't know. Basta, naaalala ko si Bianca sa kanya. Paano? Kahit hindi ako nakakakita, naririnig ko si Bianca sa kanya. Pati yung tawa. Sobrang gaan ang loob ko kay Hope. Ano mo, anak? Siguro miss na miss mo lang talaga si Bianca. Kaya nararamdaman mo lahat yan. Siguro nga pa. But whatever it is, mabuting nandito ako kasama ni Hope. Pwede po ba doon na lang po tayo mag-usap sa loob? Kasi ako nakita po ako ng manager ko eh. Ay! Wala akong pakialam! Hoy, ikaw na babae ka, ha? Ang dami namin sinakripisyo ni Jong para sa'yo. Tapos kakrimput lang hinihingi ko, ayaw mo pang ibigay? Wala kang kwenta. Ikaw na babae ka, alaga dito. Wala kang kwenta. Wala kang kwenta. Napakadamot mo! Hope? Ito ba? Isaya! Ito na! Diyan! Yan ang nababagay sa'yo! Diyan ka! Makatay ka! Diyan! Yan ang nababagay sa'yo! Diyan ka! Makatay ka! Guna! Salamat.
nandito kayo. Inahanap niyo na naman si Ralph, no? Nakita ko siya kanina sa pool area. Parang may something sa kanila ng chambermaid eh. Ah, si Hope. Alam mo, minsan lang dumating sa buhay ng tao ang love. Kaya kung meron kang pagkakataon na ma-experience yun, kunin mo. Imagine, I did this all for you. Tsaka, alam mo naman na sa'yo ko lang ginagawa to, di ba? Diba?